Nako, etong si Kimbo, ano? Sabi ko dati, hindi man siya totoong bobo. Anyway, nung una, iisipin mo, ay may dunong, ay magaling, ay matapang, di ba? Pero yung dinidepensahan na niya si Sara Duterte at ang confidential fund nito, nakita mong pinagpapawisan siya. Nakita mong wala eh. Lutang na siya sa aspetong yun. Hindi niya na kayang ipakita yung totoong galing niya. Dahil ang totoo nga, may dunong at may alam. Eto si Kimbo, representative ng Marikina. So sa mga taga Marikina dyan, alam niyo na, di ba? Grabe. Napanood niyo yung video siguro ng pagdinig nga sa confidential fund na yan. At sa intelligence fund na itong si Sara Duterte. Nakikita mo na hindi na consistent yung mga sinasabi niya. Paiba-iba na yung sinasabi. Iyan po ay isang indikasyon na nagsisinungaling yung nagsasalita at may tinatago. Mahirap itago sa sarili mo, lalo na sa pagsasalita mo, na ikaw ay may tinatago. Mahirap yung itago. Nakikita talaga yan. Katulad nga natin si Kimbo, okay? Magaling, may dunong, may alam. Pero pagdating nga sa mga ganitong bagay na may mga hidden agenda na aligaga, hindi na, or paiba-iba na yung kanyang sinasabi. So yun po ay napaka-obvious na nagbububuhan na lang. Ang saklap, no? Yung napakaraming kababayan natin. No? Alam naman natin may pinag-aralan, may dunong, pero pinipiling magpakabobo, magbububuhan, di ba? Para sa kapakanan o para lang ma-impress yung kanilang kaalyado, posible, or yung kanilang kadikit sa politika. Wrong. Hindi talaga maganda. Very disappointing yung mga pagtatangka na lang si Kimbo na ipagtanggol niya yung confidential fund. As if naman, hindi yan mahahalata ng taong bayan. Natural, alam mo rin sa sarili mo na mas marami ngayon na nag-iisip ng tama. Mas marami na tayong mga kababayan ngayon na mabusisi, mapanuri at alam kung ano yung nangyayari. Yung mga pinaniniwalaan yun na 31 million kasi alam mo na, kadikit, kapartido. Posibleng ito ay paghahanda sa susunod na eleksyon natin si Kimbo. Akala niya kasi totoo talaga yung 31 million. Akala niya kasi kung babalikan po natin, na-realize siguro nito si Kimbo na matindi yung panahon ng kampanya. Talagang matunog si Atty. Lenny Robredo. Naisip din niya siguro na eto na eh, pipuesto na talaga. Yun lang kasi, nagkadayaan. So bago pa man magbububuhan eto si Kimbo, eto po siya dati. Okay? Ibig sabihin, taga-suporta ni Atty. Lenny Robredo. Mantakin niyo ah. I was in Pasig Laban last night to express my unconditional support. O see, nabitawan mo yung salitang unconditional. Pero ngayon, you've got a lot of conditions. Okay? Para sa sarili mo, pansariling interest yung mga ginagawa niyo po. Unconditional support to Vice President Lenny Robredo. Happy to cheer for her. With the 137,000, naandyan din tayo syempre sa Pasig Laban. Strong crowd which included kakampings from Marikina. Ayan, mga taga Marikina, alam niyo na po. Huwag po tayong, or sana po ay madala na tayo. Minsan kasi talaga nakikisakay yung ilang politiko katulad ni Kimbo. As an economist, I believe Ma'am Lenny's concrete plans are key to economic recovery. You see? Ganito siya dati, may dunong, may alam, may paninindigan, ngayon po ay nagbobobobohan.